So magandang araw po mga kababayan. We are traversing ano ang mountains at ang highways ng Negros Occidental. Mula po sa Bacolod ay pupunta kami sa isang lugar. Siyempre, ako po ito at kasama po natin ang ating kaibigan si Mark Sanchez. Hi Mark. Hi po. At happy birthday uli at salamat sa pag-imbita sa akin at nakalibre na naman ako. Taga Mindoro, pero bago tayo magtanungan, ano itong natin, Mark? Don Salvador Benedicto. Don Salvador Benedicto. At syempre kasama natin si Robert. Hi. At ang bossing ni Senator Binay. At ang atin pong Makati Boy. So, andun sa kabilang sasakyan si Ate Susan at Kuya Melo Sanchez. So, Mark, ilang taon na kayo sa Negros? 8 years po. 8 years na, grabe, no? Ikaw talagang taal na lumaki sa Rizal at saka sa San Jose, yes, no? Yes. Ilang taon ka sa Mindoro? 30 years. Grabe, no? Yes. Pero ano ang nag-decide sa inyo na bumalik kayo sa roots ng father mo sa Negros? What is life here? You tell me the truth at what makes Negros win your heart. Sugar, sweet. Yeah. Sweet. Tsaka, anong buhay sa Negros? Masarap, no? Anong particular na masasabi mo na nasabi mong Negros ng buhay namin? Masarap ang pagkain sa Negros. Pagkain, ano? Tanan, manamit. Okay, sabi nga doon sa, bagamat makamargis tayo, no? Kasi yung advertisement ng Mercy dito, sa Tanang Mercy, manamit, no? Foods, no? Kasi parang lahat ng tao dito magaling sa mga food preps. Food products, yes. Food products, ano? Iyon ba dahil sa sugar or sa ano ang nagpapasarap ng pagkain dito? Sugar, no? Well, sa pastries, ano? Yes. Sobrang sarap ng mga tinapay ninyo, yes, no? At ang dami, parang hindi mo masasaulo yung mga pangalan ng mga tinapay. Sobrang dami. Ano ang isa sa paborito mo pag ikaw taga dito na? Biskotso. What makes biskotso special? Ano yung gusto mo sa biskotso? Creamy butter, no? Ito bang pinakamahal of all the products or hindi naman. Pa. Hopya pa. Hopya sibuyas ng Margis. Piyaya ng bongbongs. Bongbongs. Well, parang highway ito, no? Ano bang pupuntahan natin at bakit dumadaan tayo sa bundok? Anong nakikita natin sa ngayon? Ito yung akala ko ang Bacolod, ang buong Negros ay busy as Bacolod. Pero pag lumabas ka pala sa Bacolod, ay ganito pa rin ang scenery at probinsya pa rin, ano? Yes, mountain range of Negros. Mountain range, no? Nagdi-divide between Oriental and Occidental. Oo. Same din sa Mindoro. Pero I've heard na Negros Island region na ang Negros, ano? Yes, NIR, kasama ng Iloilo. Kasama ang Iloilo? Yes. Ano ang nakikita mong ibibigay na progress noon sa Negros Island? More money. Pero yes. Saan ang magiging center ng Negros Island? Sa Bacolod ba or somewhere else? Somewhere here in Balita lang, Don Salvador. No? Salvador. Parang in between Oriental and Occidental. Parang ano. Pero yung kalsada linking Negros Oriental sa nakikita natin accessible ba talaga? Na maganda ba ang way na you can pass between, yes, the two provinces na, yes, wala kang kakatakutan? Yes, safe. Ang peace and order dito, Mark, kamusta? Okay naman pa between Occidental and Oriental. Sa insurgency, meron pa bang Negros? Wala na. So talagang tubo pa rin, ano, yung pinakapangunahing produkto ng Negros, no? Yes, tubo. Tubo, no? So, ang sugar ba, ang sugar industry ba ng Negros, hindi dying industry? No. Kasi kuminsan, nababalitaan din natin na may mga super sugar na, alam mo, imported, eh. Diba, dati may irong parang protesta yung, diba, alam mo yung colas, no? Pero ngayon parang wala nang advertisement, no? So tinatangkilik na yung sugar ng Negros, yes, no? Ayun, ano? So tubo pa rin, tubo country talaga to. Tubo talaga. Ang kabuhayan ng mga tao dito mostly ay tubo. Sa tubo, ano? Yes. Pero dun sa city sa Bacolod,
parang ang daming job opportunities, Mark. Oo, madami kasi maraming investors na eh. Oo. So kailangan mo talaga ng investors para dumami ang opportunity ng trabaho sa isang lugar. Oo. So nagkakatiwalaan ng mga tao, international. Oo. Ang Negros. Oo, kasi yung Bacolod. Kasi tingnan mo itong Mascara Festival ninyo, no? Bagamat we will be away from the city first to see the beauty of the Negros Island. Eh, ang daming sponsor ng Mascara Festival ninyo. Yes. So, one of the major festival in the Philippines is Mascara. Oo. You know? And I think it's not only the festival itself, no? Pero ang nakikinabang dito yung pagkain, ano? Pagkain. Kasi meron kayong i-offer, eh, no? Yes. Hindi lang palabas, no? Yes. Pati balita ko yung... Pati yung Airbnb mo, Mark, eh, talagang... Mukhang click na click, eh, no? Kasi nasa center ko ng Negros, eh. Paano mo pinopromote yung Airbnb mo? Through online, Facebook. Online. Ano ang pangalan ng Airbnb mo? MRPS Rentals. Oo. So, naisip mo yon because of Mascara Festival or... Kasi yung building mo, Mark, ay tatlo ang palapag. Itong una, grocery sa baba. Pangalawa, yung rentals. Airbnb Rentals. At pangatlo, yung artisan na talagang signature mo na, eh. Sana all over the Negros may artisan na soon, ano? So, because of Mascara din? Yes. Oo. So, nagbe-benefit ka din sa mga festivals na ganyan? Yes. Oh, galing, ano? Nag-promote ka FB din, and then yung tambayan din. Ang mga, sabi nila, City of Smiles ang Bacolod at ang Negros. At talagang mababait ang tao dito, yes, no? The warmth of the people in Negros. Kasi sweet talaga yung mga tao dito. Talagang mababait talaga yung mga tao. Mababait talaga, yes. No? Oh. Kaya pansin na pansin natin yan. Ang ganda pala ng mga mountains niya dito sa Negros. Oh. So, paakyat tayo ng paakyat, Don Salvador, no? Maybe ang Don Salvador ay pangalan ng Pondadores. Oh. Do you know Don Salvador? Yeah, he's one of the founder of this place. Okay, so... Don Salvador Benedicto. Oo. So pag ikaw pupunta, this is Little Baguio. Little Baguio. Malamig dito. Okay. So paramdam nga, buksan ko nga ang bintana. Parang malamig pa talaga. Oo. Oo nga eh, kasi marami akong fern nakikita sa gilid ng bundok. That makes it a Little Baguio. Ayan, so ang elevation nito mukhang mataas din, ano? Mataas. Ito ba'y mas mataas sa Nicolas? May talus, may pisang. Yes, sorry. Mas mataas ito, ano? Yes. Ito na yung highest peak or meron pang mas... Ito yung pagpumunta ka ng Dumaguete, is this the way or... One of the way kasi maraming daanan, eh. Ibig sabihin yung island, maraming daanan. Yeah, daanan. The way to the other side. Makakount mo? May say, may 5? Yeah, around 5. May 5, ano? Galing, no? From north to south, no? Yes, from north to south, meron kang... from north, meron ang daanan doon. In the middle, meron din. Dalawa sa middle. And sa pinakadulo, meron. Oh, siya pala. Kaya pala Little Baguio. May layon din, no? Yes. Kita lang. Little nga lang. Talaga, true to the word. May layon din. Kasi pag paakyat ka ng Baguio, may layon. Eh, dito may layon din. Pero mas cute yung layon dyan. Mas mukhang... mukhang totoo. Yung sa Baguio, yung sa Baguio pa. Ay, sorry, Baguio. Pero, syempre, totoo. Mas Little, pinaliit din nila. So ito, no, at ilang kilometers to reach anong next town or next city? San Carlos. Yun yung pinakadulo ng Negros. Dulo ng Occidental, yes. Oo. Mukhang parang hindi ka maubusan ng pupuntahan mo, no? Pag kunyari, you're residing in Bacolod. Yes, marami. You can go to the rest of Visayan, ano? Yes. Even Cebu, you can travel, yes, from here? Yes. Oh. Iloilo, Cebu, Siquijor, Bohol. Yes, that's it. Kaya talagang... Guimaras. So. Yes, talagang manawa ka, no? Sa mo gusto. Basta mayroon ka lang pera. Katulad nito. Wheels. Pera. And yeah, you are super driver here, ha? Yes. Nagalugad mo na bang Island of Negros? Yes naman. Grabe. Ano ito? Barangay Igmayan, no? Parang nasa plateau, no? Yeah, no. Ito na yung pine tree, no? Na nakikita na po namin na that makes it... Akala ko bukid nun lang ang talagang...
merong may pagmamalaking mga pine tree, pero dito ho sa Don Salvador, dito po sa Negros, at ang dulo ang pupuntahan namin ang San Carlos. Ang San Carlos, eh, although makikita din sa vlog natin mamaya, yeah, ito, yeah. What makes it special? San Carlos, parang city din siya, pero napaka-laid-back na city. Pero maganda. You can see later. Pero nagwawa, tubo yan, no? Tubo. Nagwawonder ka ba bakit ang daming city ang Negros, no? Mayaman kasi ang Negros. Bakit tayo kahit isa wala? Yun ang sagot ko, bakit nandito ako ngayon. Ayun, anyway. Question answered, no? Ayan. So, talagang may pera sa tubo. May pera. Ganda naman itong bagyong-bagyo talaga, no? Is it tinanim or tinanim na hindi siya bigla na lang nakita, hindi, no? Yes, hindi. Okay, pwede pala, no? Noong panahon daw, sabi nila, wala talagang pine tree. Oo. Tinaniman lang ng pine tree. Pero mukhang century old din, ang lalaki, oh. Way back 1800s. Oo, bawal magputol. Bawal. Okay. Bawal, no? Talagang protected din sila. Yes. So, parang yun na yun, tapos na. Meron pa rin dito, marami pa rin. So, yan ang konting kwentuhan mula po naman dito sa bundok ng Don Salvador sa Negros Occidental. Stop recording.